We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar-Gasang. Mahigit 40 degrees Celsius na heat index, ilang araw nang naitatala sa Tanawan City, Batangas ayon sa PAGASA. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Mainit ang panahon na nararanasan sa lalawigan ng Batangas, lalo na sa barangay Ambulong, Tanawan City. Ayon sa PAGASA, ito'y dahil sa pumalo na sa mahigit 40 degrees Celsius ang heat index sa lugar mula pa noong Lunes. Pinakamainit ito na heat index sa buong bansa. Ayon po ng Sterlis, yan po talaga yung nagpapainit dito po sa atin. Normal po yan dito sa Tanawan. Yun po yung nare-record natin dito sa station. Bagamat mataas ang heat index sa Tanawan City, katulad ng sa Katarman, Northern Samar, Gian, Eastern Samar, Dagupan, Pangasinan at Rojas City sa Capiz. Sabi ng resident meteorologist ng PAGASA Batangas, hindi na ito bago. Totally po, as early as year 2019, nag-record po kami ng 52 degree na heat index. Base naman sa two-day forecast ng PAGASA, inaasahan pa ang mainit na panahon sa ilang lugar sa Calabarzon, ganun din sa Mimaropa. Maari umano itong tumagal hanggang sa unang linggo ng Hunyo. Ayon sa Health Authority, masama ito sa katawan at posible pang mauwi sa heat stroke. Kapag sobrang init, maramdaman mo talaga yung sakit ng ulo, yung nahihilo ka, isan, parang nagkaka-confusion ka na rin. Yung sa pag-iisip mo, apektado na din eh. Ang epekto niyan, dehydration dahil sa sobrang pagpawis. At pag nagtagal-tagal din, yung tinatawag na heat stroke. Kasi pinaka-matinding side effect na yon yung heat stroke. Parang may stroke. Kanya-kanyang diskarte naman ang ilan para maibsan ang init na nararamdaman. Pagdating ng alas 10, nagpapahinga muna para hindi bilad sa araw. Laging inom ng tubig. Napakasok din kami sa loob para nagpapalamig. Paalala ng health authority sa publiko. Palaging uminom ng maraming tubig regularly. Water talaga ang pinaka-the best dyan. Iwasan yung pag-exercise. Kasi magkakost din niya ng sweating, tsaka loose din ng electrolytes. If hydrated niya, yung maligo ng malamig na tubig, mas advisable yun. Mag-stay ka dun sa malalamig na lugar. Andrew Bernardo, Balitang Southern, Tagalog. Oras ng klase sa ilang paaralan sa Batangas City, pinaiksi ngayong nararanasan ang mainit na panahon. Alamin yan sa report. Alas 6:30 pa lang ng umaga, nasa loob na ng kanilang classroom ang mga mag-aral ng San Jose Sico Elementary School sa Batangas City. Pagpatak ng alas 11:30, uwian na dahil maagang natatapos ang kanilang klase. Simula kasi nang pumasok ang dry season, matinding init na ng panahon ang nararamdaman sa Batangas at ramdam rin ito sa mga paaralan. Kaya naman para hindi maapektuhan ang mga mag-aaral, sumusunod sila sa ipinatutupad na shortened period ng klase. Ang dating 7 a.m. hanggang 3 p.m. na klase, ginawang 6:30 a.m. hanggang 11:30 a.m. Ginawang 40 minutes na lang ang mga major subjects na dating 50 minutes at 10 minutes na lang ang recess. Through our leadership po ng SDS, nagkaroon po kami ng adjustment ng oras ng klase na kung saan po ang mga bata ay iniiwas po namin na ma-expose sa sobrang init. Bukod sa 7 ventilador sa loob ng classroom ni Ginang Preciosa, nakabukas din ang mga bintana ng kanilang classroom. Hindi na nga rin daw kailangang magsuot ng uniforme ang mga mag-aaral. Sabi ko, pwede na silang mag-t-shirt dahil mas malamig ang t-shirt.
t-shirt na, dahil pag naka-blouse, lalo na pag babae, nakasando pa yan. Yung mga lalaki naka-polo shirt, nakasando pa. Di sabi ko, pwede na ang puting t-shirt. Siniguro naman ng pamunuan ng paaralan na hindi nakukompromiso ang pag-aaral ng mga bata dahil sa ipinatutupad na shortened period. Yung pong mga activities na sapat gagawin sa loob ng classroom ay pinadadala na po sa bahay para doon po ituloy through the guidance of their parents. Kasama si Buhay Adante Jr., Hazel Alviar, Balitang, Southern Tagalog. Panukalang batas para mas maagang makaboto ang senior citizens at PWDs bago ang eleksyon, pasok na sa ikatlo't huling pagbasa sa Kamara. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Relate daw ang 42 anyos na si Dante sa hirap na nararanasan sa polling centers tuwing eleksyon. Ito'y kahit para may special voting area para sa kanilang mga PWD, nariyan pa rin ang siksikan sa pila at kung minsan hindi pa agad mahanap ang pangalan. Pagka inaabot kami ng medyo mainit na panahon, ay yun nga po, hindi, may napapaon ng iba, ay bago pa kami tawagin, di pagkatapos nga po nung nasa loob na naboto. Sa House Bill 7576 na aprobado na sa third and final reading ng House of Representatives, isinasaad na hindi na kailangang makipagsabayan ang mga kagaya ni Dante sa maraming buhos ng botante para makaboto sa mismong araw ng local at national elections. Kung maisa sa batas, pwede na silang bumoto ng mas maaga sa mga itatalagang voting precincts ng COMELEC bago pa man ang mismong araw ng eleksyon. Kami po ay mapapabukod ng pagboto. Ay mas maganda po at mas maluwag kami, madali kami makakaboto agad. Pero hindi lang mga PWD ang pasok dito, kasama rin ang mga senior citizen, lawyer at health workers. Pero idadaan pa raw sa registration para maging kwalipikado sa early voting. Paliwanag ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na isa sa author ng House Bill, makakatulong ang maagang pagboto ng mga senior citizen at PWD para mapataas ang voters turnout. Marami raw kasi sa kanila, tinatamad ng bumoto dahil siksikan sa mga polling center. Magandang hakbang daw ito para sa isang election officer. Ginagawa na rin daw sa ibang bansa ang early voting. Ating voting centers, di naman yung air-conditioned, masikip, mainit. Particularly in the United States, meron ng ganyan. Mas maagang pagboto at mas matagal na pagboto. Sakaling maging ganap na batas, dapat daw doblehin ang seguridad sa election paraphernalia o mga gagamitin sa eleksyon. Base nga doon sa naging panayam kay sa aming chairman, Chairman George Irwin Garcia, na kaya naman nating i-secure ang ating paraphernalia given the right budget, the right logistics planning, kaya nating i-secure yan. Isusumite pa ang kopya ng House Bill sa Senado para naman sa kanilang version. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Anti-rabies vaccination tuloy-tuloy na isinasagawa ng LGU sa mga barangay sa Ibaan, Batangas. Narito ang report ni Denise Abante. Dala-dala ng fur parent na si Trixie ang kanyang 5-year-old na alagang aso sa free anti-rabies vaccination sa Barangay Kilo, Ibaan, Batangas. 4 ang alagang aso ni Trixie at 3 sa mga ito ay napabakunahan na niya. Mahalaga raw para sa kanya na mapabakunahan ang mga alagang hayop lalo na ngayong mainit ang panahon. Para din po sa safety ng ibang tao para po pag po nakagat hindi po siya mano ng rabies. Bilang partner na din po, hindi naman po sila basta aso lang. May buhay din po sila. Ang 5 buwang alagang aspen ni Mang Dante na si Batik, pinabakunahan na rin ngayong araw. Kaysa pumunta sa isang private veterinarian at pabakunahan ng alaga, sinulit na niya ang free vaccine ng LGU. Iwas sa mga hanbahay makakagat ng sa mga bata o sa katulad natin, iwas disgrasya sa mga tao. Ayon sa municipal agriculturist, wala pa mang naitatalang kaso sa bayan, puspusan pa rin ang kampanya ng Ibaan LGU para mapanatiling rabies-free ang bayan. Mas nagiging aktibo raw kasi ang rabies virus kapag mainit ang panahon. Paalala ng municipal agriculturist, dapat hindi na babasa yung aso after mabakunahan. Ina-advise natin sila na huwag paliliguan ang aso. Ginagawa natin ito ng summer to prevent na rin yung ibang sakit ng aso na pwedeng matrigger kapag naturukan. Sa tala ng Municipal Agricultural Office, sa 26 na barangay sa bayan, nasa 18 barangay na ang naikot nila para sa libreng bakuna kontra rabies. Umaabot na rin sa mahigit 2,000 alagang aso at pusa ang nabakunahan nila. Hinihikayat naman ng lokal na pamahalaan ang mga fur parents na pabakunahan na ang kanilang mga alaga. Sana
ay maging responsible sila na pet owners, pabakunahan, dalhin dito kapag may libreng kapon at pugon sa aso para hindi masyadong dumami. Kasi pag minsan napapabayaan at minsan nagiging tulot din ng kapahamakan sa iba, be a responsible pet owner. Sa 16 ng Mayo, nakaschedule naman ang free vaccination ng anti-rabies sa Barangay Lapu-Lapu sa Bayan ng Ibaan. Kasama si J. Arman Harris, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nakiisa ang ilang mga deboto sa isinagawang fluvial procession sa karangalan ni San Miguel Arcangel, ang kinikilalang patron ng bayan ng Lubo, Batangas noong Sabado. Mula St. Michael the Archangel Parish Church, dinala ang larawan ng patron sa kainang sasakyan sa tabing dagat kung saan nagdaos ng pagbabasbas at panalangin bago ito isakay sa bangka. Hindi naman nagpatinag ang mga deboto sa makulimlim na panahon at pag-ambon. Ilang mga bangka rin ang sumama sa fluvial procession. Samantala, ipinagdiwa ang kapistahan ni San Miguel Arcangel sa bayan noong Lunes sa pamamagitan ng mga misa at prosesyon. 700 pamilya makikinabang sa housing project ng private-public partnership ng Rotary at Lipa City LGU. Narito ang report ni Paul Hernandez. Kaba at takot daw ang nararamdaman ng 46 anyo sa amang si Arnold tuwing nagbabadya ang masamang panahon. Tatanaw-tanaw na lang sa bintana para bantayan kung may pagtaas man ng tubig sa ilog. Nakatayo lang ang bahay niya malapit dito. Yung mga landslide, minsan nga nasira yung bahay namin dyan dahil natumba yung buho ng kawayan. Walang choice na pang-upa. Imbis na pang-upa namin, pangkain ko na lang sa aming mag-aanak. Isang pamilya niya sa mapagkakalooban ng bagong bahay sa housing project na ito sa Barangay Bulaknin, Lipas City. Ang proyekto, bunga ng private-public partnership ng Rotary District 3820 at City LGU. Ginagawa natin to as part of the legacy project of our dear Governor Gina C. To lessen the impact ng disasters, kasi narito ka na sa maayos na pabahay. Masyado na rin mahirap dahil nalalagay sa alanganin itong buhay nito. Plus, syempre, the pollution that they contribute sa ating environment, sa ating water system. So talaga, naisip ni Mayor na kailangan ilagay na natin sila sa magandang lugar. Nitong Pebrero nang mag-kick-off sa 5 ektaryang lupain, 700 pamilya raw ang target na makikinabang sa pabahay. Pero may 200 bahay na ang naitayo. 40 square meters ang laki kada unit. May multi-purpose hall din sa lugar. Magandang balita para sa pamilya ni Arnold, lalo at due for demolition na rin daw ang mga bahay sa lugar nila. Maganda. Tsaka safe, oho. Kahit sino ba naman nung hindi matutuwa sa ganung ano eh. Galing daw ang mga residente sa 6 na barangay sa lungsod na lilipat sa bagong pabahay. Part of the Rotary Homes, it's around 100 units. Yun nga, in partnership with the Korean districts. Bale, so far, yung phase 2 is naibigay, naigrant sa Rotary Homes. Sa Hunyo, inaasahang malilipatan na ng mga benepisyaryo ang mga bagong unit. Nasa plano rin ang magtayo ng Rotary Learning Center. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Matumal na huli ng isda sa ilang lugar sa Batangas, nararanasan ayon sa ilang manging isda. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, dumadaing ngayon ang ilang manging isda sa Batangas dahil sa kakaunting nahuhuling isda sa dagat. Kaya naman, ang ilan sa kanila naghahanap ng ibang mapagkakakitaan para may pandagdag sa kanilang kita. Halos 3 buwan na nang huling magamit ni Cyril ang kanyang bangka. Ayon kay Cyril, naging matumal ang huli nitong mga nakaraang buwan kaya minabuti niyang takluban na lang muna. Ayon sa kanya, ayaw niyang makipagsapalaran sa init ng panahon sa laot, lalo't halos wala rin daw kasing nahuhuling isda sa dagat. Sa panahon po ngayon,
Nahihirap na pong kumita ngayon ng pera kasi gawa ng ang tumalang huli sa pangingisda, gawa ng ating pabago-bagong klima. Nabawasan po ang aking kunting kita sa pangingisda. At dahil tumigil na muna siya pansamantala sa pangingisda, naisipan niya munang mamasukan bilang isang construction worker. Maraming ano sa buhay na pangangailangan. Minsan, pagka mayroong nagpapatrabaho, di saka pala ako nakakakita ng konting pera. Hindi nakakapalaot, ako po'y nagkakarpintero. At samantala po, habang hindi po nakakapangisda, para ituloy lang ang pagkain sa araw-araw. Kahit daw kasi sa simpleng pangangawil o pamimingwit, wala nang kumagat at mahuling isda. Kaya para maitawid ang pamilya sa pang-araw-araw, nagtatrabaho muna sa ginagawang building ang ilang mga manging isda. Wala namang masyado ngayong isda. Hindi, nakakahanap po din ng pagkikita na ka-extra po sa araw. May panahon naman ho kasing wala, may panahon namang meron. Depende ho rin sa panahon niya. Ayon sa Municipal Agriculturist ng San Pascual, maaaring lumilipat ng lugar pang itlugan ang mga isda kapag mainit ang panahon. Siyempre, apektado din naman ang tubig. Siyempre, mainit ang kapaligiran at meron nga tayo tinatawag na climate change. Siyempre, apektado ang lahat, maging ang mga isda sa karagatan. Dagdag pa ng Municipal Agriculturist Officer, apektado rin ng mainit na panahon ang livestock at ilang taniman sa Batangas. Kaka-apekto din, ma'am. Siyempre, walang nakakapagtanim na kasino dahil nga ho kapos sa tubig. At ang inaasahan dito ng aming mga farmers ay ang sahod ulan. Ang mga pananim dito, kailangan po yung rain fed. Sa panayam natin kanina sa Provincial Agriculturist ng Batangas, pag-aaralan daw nila kung anong maaaring tulong ang kanilang maibibigay sa mga apektadong mangingisda. Umaasa naman ang ilang mangingisda na sa mga susunod na buwan, babalik na sa normal na dami ang kanilang nahuhuli sa karagatan. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante. Bentahan ng mga electric fan at aircon mas lumakas ngayong mainit ang panahon. DTI nagpaalala sa publiko na maging mapanuri sa bibilhing cooling appliances. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Ang patindi ng patinding init ng panahon, hindi na raw sapat na hanggang paypay lang para maibsa ng init na nararanasan. At habang parusa sa ilan ng alinsangan, mas nagiging mabenta naman ngayon ang mga electric fan at iba pang cooling appliances. Dumoble nga raw ang bilang ng mga cooling unit na na-order sa appliance store na ito nitong nakaraang buwan. Mga 30 units, sir, nung hindi pa ganito kainit. Doble yun, sir, mga nasa 60 ganan. Hindi na rin nababakante ang technician ni Percival para magkumpuni ng sirang electric fan at air sa repair shop niya. Patunay na marami ang sapul ng nakapapasong init ng panahon. Ang iba ho yung mga matatagal ng stock nila. Tapos ngayon nung tag-init, pinapagawa na po nila. Minsan nga ho, nakakadalawang pong electric fan sa araw. Dahil sa tumataas na demand para sa mga ganitong klase ng gamit sa bahay, hinihimok ngayon ni Bataan First District Representative Geraldine Roman ang Department of Trade and Industry o DTI na magbantay sa presyo ng mga kagamitang ito. Ayon sa mambabatas, dapat ay abot kaya pa rin ang presyo ng mga ito na makapagbibigay ginhawa sa katawan. Ayon sa DTI, hindi nila sakop ang presyo sa merkado ng mga ito. Appliances are not considered as basic and prime commodities. Depende na yan sa market forces. Competition will dictate the prevailing price. Pero bahagi raw ng monitoring nila ang pag-check kung may mga import commodity clearance o ICC at Philippine Standard o PS markings ang kada produktong ibinebenta. Ito'y para matiyak na hindi depektibo at ligtas gamitin ang mga item. Kinoconduct namin thoroughly yung monitoring and then if we find it na hindi compliant, nag-i-issue po kami ng notice of violation. Payo ng DTI, bukod sa pagkakaroon ng ICC at PS stickers ang mga appliances na bibilhin, dapat na matiyak na may warranty card ang mga ito. Inirerekomenda rin na sa mga accredited repair shop lamang magpakumpuni ng mga sirang gamit. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Camarines Norte Provincial Cyber Response Team nagpaalala sa publiko kontra sa scareware. Alamin yan sa report.
Ngayon, nagpapatuloy pa rin ang SIM card registration. Malaki umano ang posibilidad na bumalik sa paggamit ng scareware ang mga kawatan para makapangbiktima ayon sa Camarines Norte Provincial Cyber Response Team. Ang scareware ay isang malicious computer program na ginawa para manglito sa mga gumagamit ng devices na nagsasabing tinamaan ng virus ang mga gadget o gamit at mag-o-offer ng antivirus software. Ang hindi alam ng user, peke ang computer program at ginamit lamang ito para tuluyang maipasok sa system ng device ang tunay na virus at malware na siyang sisira o kukuha ng mamahalagang data. Napaka-delikado ito kasi lahat ng information mo, lalo na kung may bank transaction ka, pwede nilang ma-access yun. 2019, unang lumaganap ang scareware at madalas na nabibiktima nito ang mga gumagamit ng cracked software kung saan inilalakip ng mga hacker ang malware sa nilalaman ng isang software at aatake lamang sa oras na ma-install na ito sa isang computer. Bukod dito, gumagamit din ng mga peking email address na kahalintulad ng mali hitimong ginagamit ng mga kumpanya ang mga cyber criminal para mag-alok ng iba't ibang serbisyo na siya ring nagagamit para maipasok sa isang device ang mga malware na may kaparehong epekto sa scareware. Kaya paalala ng otoridad, huwag basta-basta mag-click ng mga nagpa-pop up o mga lumalabas sa mga device para hindi mabiktima ng ganitong modus. Yung mga sinasabi natin phishing, once na ma-click mo yun, mag-generate ngayon dun sa computer mo o hindi kaya dun sa cellphone mo. Hazel Alviar, Balitang, Southern Tagalog. Maging bahagi ng pagpapalakas panglalo ng GMA Network, 41 job opening ang alok ng nangungunang media organization sa bansa. Kabilang dyan ang Senior Graphics Specialist, Senior News Content Specialist, Senior Project Manager, Senior Promo Writer, Senior Visualizer, Social Media Head, Social Media Specialist, TV Transmitter Technician, Video Research Specialist at iba pang posisyon na makikita nyo sa inyong TV screen. Para sa kabuuang detalye at requirements, magpunta lamang sa careers.gmanetwork.com. Be the next Gen Kapuso. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Digital driver's license na planong ilunsad ng LTO magiging sagot sa kakulangan ng plastic cards ayon sa ahensya. Ilang motorista hati ang saloobin kaugnay sa digital driver's license. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Sa September pa ang renewal ng lisensya ng 54 anyos sa jeepney driver na si Mang Nestor. Matagal-tagal pa pero inihahanda na rin daw niya ang sarili sa susunod na punta niya sa LTO dahil maaring papel na driver's license na ang bit-bit niya. Dapat, dahil wala naman tayo magagawa eh, pag silang nagpatupad, susunod lang tayo. Ganun lang ang demand, diba? Ang Land Transportation Office o LTO may planong ilunsad ang digital driver's license. Ang super app na gagamitin ay sa pakikipagtulungan ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Hakbang daw ito sa isinusulong na e-governance na gawing digital na ang transaksyon sa mga sangay ng pamahalaan. The people, upon their renewal or upon their acquiring of new licenses, will have the option na magkaroon ba ng plastic cards, kung meron tayong plastic cards, or pansamantala habang ngayon ay nasa papel pa tayo, nasa OR pa, they will have the option to have their licenses on the paper muna doon sa OR or to acquire the digital license. Nakapaloob daw sa super app ang iba't ibang serbisyo mula sa government agencies kabilang na ang LTO. Ayon sa ahensya, gagamit ng gadget ang mga enforcer para ma-scan ang mga lisensya, mapa-digital man o physical license. Nakascan yan eh. Pag nascan yan, malalaman yan kung yan ba ay nakasuspend or may alarm. So may mga features silang pinag-uusapan about it. Iba-iba naman ang saloobin ng mga motorista hinggil sa bagong opsyon ng driver's license. Sir, mahirap po yung pag alibawa, marami pong hinuhuli. Siyempre, bago pong maka isang bukas, matatagalan po. Hassle masyado. Gawa ng, imbis nga nung magpapakita na lang na kami ng lisensya namin sa kanila, open pa, gagamit pa ng data. Kung ngayon naman, mas dadami ang gusto yung digital, walang contact, apprehension. Okay din. Mas maganda rin naman ang diretso ka sa LTO. Wala pang inilalabas na petsa kung kailan may implement ang digital driver's license. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez,
Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, maging handa pa rin sa mga pag-ulan sa hapon o gabi. Walang bagyo o sama ng panahon at lalong wala pa tayo sa tag-ulan season. Ang mga pag-ulan lalo sa hapon o gabi ay dulot ng thunderstorms. Sa ngayon, easterlies at localized thunderstorms pa rin ang nakakaapekto sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan sa Mindoro Provinces, Palawan, Marinduque, Romblon at Laguna. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng Luzon, gayon din sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa forecast naman ng PAGASA para bukas, inaasahang mararamdaman ang pinakamataas na heat index sa Giwan Eastern Samar, 45 degrees Celsius sa Tacloban City, habang 44 degrees Celsius naman sa Viracat Duanes, Rojas Capiz, Iloilo City at Zamboanga City. Hawak na ng pulisya ang tatlong katao na kabilang sa most wanted list ng Batangas Provincial Police Office sa magkakahiwalay na operasyon sa lalawigan. Unang nahuli ang 40 anyos na kinilalang si Alvin Tenorio, residente ng Nasugbu, Batangas, na naharap sa kasong frustrated murder noong 2014. Sunod namang naaresto si Erlindo Panopio, 46 anyos, tubong Romblon at kasalukuyang naninirahan sa San Juan, Batangas. Si Panopio ay tinaguri ang regional level na most wanted person dahil sa kasong panggagahasa. Tiklo rin ng Calacas City Police Station ang 30 anyos na si Jessa Marquez, residente ng Barangay Lumbang Calzada, Calacas City, Batangas dahil sa kasong qualified theft. Sinisikapan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa mga suspect para sa kanilang pahayag. Bakunahan kontra polio, rubella at tigdas para sa mga batang edad 5 pababa, umarangkada na sa Batangas City. Narito ang report. Hindi nagatubiling magtungo sa vaccination site sa Batangas City si Nanay Romana para mabigyan ng booster shot ang 4 na taong gulang niyang anak laban sa polio at measles rubella. Iyak man ang kapalit ng pagtusok sa braso ng bata, katumbas naman daw ay ang dagdag proteksyon sa kanyang kalusugan hanggang sa kanyang paglaki. Para po maligtas siya sa mga sakit. At least po ay libre na ngayon. Hindi rin ito pinalampas ni Nanay Lorena dahil batid raw niya ang importansya ng pagbabakuna para sa kanyang anak. Lagi din naman nga siya nababakunahan para ligtas din sila sa kung anumang sakit. Ang Chikiting Ligtas Supplemental Immunization Activity ng Department of Health, katuwang ang mga LGU, ay target na mabakunahan ang mga batang edad 5 pababa kontra polio at measles rubella. Layunin raw ng bakunahan na maiwasang may mga batang maospital o mamatay sa sakit na maaari namang maiwasan sa pamamagitan ng pagbabakuna. Isa pa din para maiwasan natin yung outbreak para sa mga sakit na ito. Sa Batangas City, 36,000 na bata ang target nilang mabigyan ng oral polio vaccine, habang 30,000 naman ang kanilang target na mabakunahan kontra measles rubella. Maaring magtungo ang mga nais magpabakuna sa vaccination site simula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Batangas City. Para po sa mga magulang at mga guardian, caregivers po ng ating mga batang 0 to 59 months, ini-encourage po natin at inaanyahan silang dalhin sa mga vaccination site ang kanilang mga anak po. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. High school teacher sa Pagbilao, Quezon, dinala ang pagiging fan ng Voltes 5 hanggang sa pagtuturo. Paandar na Voltes 5-inspired teaching materials, kinagigiliwan ng mga estudyante. Narito ang report ni Paul Hernandez. Kung marami, tutok ngayon sa pinag-uusapang fantasy series ng GMA Network, ang Voltes 5 Legacy. Ibahin nyo ang 34 anyos na si Teacher Kel ng Pagbilao National High School sa Quezon. Dahil ang pagiging fan ng OG anime series, dinala niya sa classroom ang mga instructional materials niya. Cutouts ng hit na robot ngayon, ang pag-vault-in. Inirelate ni teacher sa leksyon nila tungkol sa paggamit ng connectors at grammatical signals sa kanilang English subject. So katulad po ng isang robot, we need parts of sentences na para mabuo sila. So we need connectors. Po, halimbawa po ay ang paggamit po ng because, so consequently. So iba't ibang klase po ng connectors. Ano po? Ginawa raw ito ni Teacher Kel para maengganyo pang mag-participate ang mga estudyante. Itinuturo rin daw nito ang kahalagahan ng teamwork na siya ring ipinapakita sa TV series. Bawat members po ay may role ano po para sa
pagsagot po nung challenge at pagbuo po nung mga connectors na idinidikit po nila dun sa material na ginamit natin na voltage spike. Nasurpresa nga raw ang mga estudyante niya sa gimmick na ito sa classroom. Sabi ni Teacher Kel, patuloy pa siyang iisip ng mga kakaibang paraan para mapataas ang participation sa klase ng kanyang mga estudyante. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. 8 taong gulang na bata sa Batangas City na mahilig sa geography at kabisado ang national flags ng iba't ibang bansa, kilalanin sa report. North America, South America, Europe, Asia, and Australia, Antarctica, and Africa. Denmark. Katabi ni Germany. Siya si Dave Kayran Ramirez, ang grade 2 pupil na batang genyo na nagpabilib hindi lang sa kanyang mga magulang kundi maging sa kanyang mga kaklase at mga guro. Sa edad na 8 ay saulado na niya ang mahigit 100 national flags ng iba't ibang bansa, ang capital city, at maging kung saang kontinente sila nabibilang. Brazil, Brasilia, India, New Delhi, Australia, Canberra, Thailand, Bangkok, Italy, Rome, Ethiopia, Addis Ababa, Iran, Tehran, Asia, Turkmenistan, Ashgabat, Asia, Sri Lanka, Colombo, Asia, Egypt, Cairo, Africa or Asia. Saan naman kayang bansa niya gustong makapunta? Anong country ang gusto mong mapuntahan? United States. Ayon sa mami ni Dave, 3 taong gulang pa lamang daw nang makahiligan ni Dave ang geography. Itong aking bayaw, tuwing gabi po kasi ang anak ko na andoon, ay pagkagabi po nagbabatuhan sila ng mga name ng flags, ng capital sa mga continents. So parang hindi ko alam, nahasa siya ng ganun. Ayon sa class advisor ni Dave, sadyang nga raw na matalino ang bata dahil kabilang siya sa mga with honors sa kanilang klase. Kaya nang magkaroon sila ng skills and talent competition sa kanilang paaralan, si Dave ang kanilang isinabak at wala raw silang pagsisisi dahil siya ang nagwagi. Tahimik po sa klase. Pag nahingi po ng tulong ang kaklase niya, siya po ay handang tumulong. Sa pool po nang siya grade 1, lagi po siyang with honors. Kapag wala raw pasok sa eskwelahan, tumatambay si Dave sa maliit na tutorial room ng kanyang mami na isang tutor at dating kinder teacher at nang tanungin kung kanino nagmana ang bata. Ayo! Magandang tanong po yun, ma'am! Kasama si Buhay Adanti Jr., Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.